mga ka-TFT, ako po si Jessica Suleiman at ito ang The Filipino Times News Express. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng IANS Immigration and Nationality Services. Handa ka na bang mag-migrate patungong UK? Makisali na sa gaganaping Hybrid Skilled Worker event ng IANS ngayong September 24 para sa ating mga skilled workers, registered nurses at senior carers at iba pa sa ganap ng 9 a.m. o 2 p.m. sa The Address Dubai Marina Hotel. Punta na sa www.ians-group.com para makapag-register ngayon. At narito ang mga nagbabagang balita. Boss mula Dubai papuntang Abu Dhabi, nagbalik na. Duterte pinagbawalan ang pagpunta ng mga miyembro ng kabinete na walang clearance mula sa kanya. At para sa mga detalye, good news sa ating mga commuters, nagsimula na muli ang pampublikong bus ng Dubai papuntang Abu Dhabi at vice versa. Sa Ibn Battuta, magsisimula ang biyahe mula Dubai sa bus E101, maaaring makasakay na ang lahat ng mga residente basta't may PCR test silang maipapakita sa Al Hosn app. Narito ang mga patakaran na kailangan sundin ng mga commuters. Samantala, pinagbawalan ng Pangulong Duterte ang pagpunta ng mga miyembro ng kanyang gabinete sa mga Senate hearings na walang clearance mula sa kanya. Ayon sa Pangulo, nasasayang lamang di umano ang oras ng mga pumupunta sa Senate hearing at nahaharas lamang sa harap ng publiko. Ito ay matapos magkaroon ng investigasyon ng Senado sa di umano'y overpriced na pandemic supplies na binili ng gobyerno mula sa Pharmaly. At para sa mga detalye ng iyo pang trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. At yan ang mga balita para sa oras na ito. Sa ngalan ng Manila News Team at Abu Dhabi News Bureau, ako po si Jessica Suleiman mula sa Dubai Headquarters. Manatiling nakatutok at sabaybayan ang mga trending na balita dito lamang sa The Filipino Times News Express.